Viral nga ngayon ang ginawa ng kakampi ni Kai Soto na si Mitch Macoron after ng pagkatalo nila sa New Zealand Breakers noong isang araw. Sa post sa ilang social media, napag-usapan nga ang pagiging mabuting mamamayan ni Mitch sa isang stolen video kasi na na-upload ni kitang-kita na after ng laban ay kumukuha ito ng naiwang basura ng fans sa venue at home court ng kanilang team. Madaming Adelaide at Anvil fans ang humanga dito at natuwa dahil hindi lang pagiging mabuting kakampi nito sa kanyang kakampi, napakabuti din ito sa kawang gawa na hindi niya na ito dapat trabaho at pwede namang hindi niya na ito gawin. Patunay lang na hindi lang ito team captain sa kupunan ng Adelaide, kundi leader din ito sa mga mabubuting gawa outside sa basketball na dapat din nating hangaan bilang mga Pilipino. Ang maganda pa dito kakampi ito ng ating sinusuportahan na si Kai Soto. Kaya saludo talaga tayo. Samantala, sa Rookie of the Year ladder ng isang NBL analyst ay tila tinalo pala ni Kai Soto yung nagyabang sa kanya noong isang araw na si Osmin Dieng. Sa listahan nga ng rookie ladder nasa rank 12 lang si Dieng. Mas mataas pa ang ating kababayan na si Kai Soto. Number 1 nga si Hugo Besson na ang prediksyon ay papasok sa first round pick ng 2022 NBA draft. Ayon mismo kay Jonathan Givony ng ESPN America. Andito din si Ariel Hocquarte na nasa rank 4 na ilang beses ding nakaharap ni Kai Soto sa laban. At nasa rank 12 nga ang ating kababayan na si Kai Soto. Tinalo pa nga nito sa ranking sa mga Rookie of the Year na nasa NBA mock draft ngayong 2022. Ang mga NBA at NBL analyst talaga no, iba-iba ang kanilang listahan at prediction kaya hindi talaga natin alam kung sino ba talaga ang mga player na makakapasok sa NBA. In no particular order, kumbaga dahil may ilang mga player ang nasa top 60 na hindi nakukuha. Medyo nakakalito nga yung reminder sa baba ng NBL analyst dahil nakalagay nga na these players do not qualify for the Rookie of the Year award due to NBL classification but still can be classified as rookies in the NBL media. Bahala na nga ang NBL analyst dito. Ang importante, dinig nga ni Kai Soto si Osmin Dieng sa kanyang listahan. Ayon sa isang NBL analyst sa Australia, Sinla Maka BM, isang napakabilis na update lang sa mundo ng basketball. Huwag kalimutang mag-subscribe hanggang sa muli.